Hi everyone! Welcome ulit dito sa aking channel. First working day na naman uli. At the same time, ilang araw na lang, katapusan na. Para naman sa amin dito sa UAE, sahuran na tuwing katapusan. Kasi dito sa amin, once a month lang kami sumasahod, hindi katulad sa Pilipinas na may kinsenas at katapusan. Dito sa UAE, kada katapusan lang yung sahod namin. And also, 13 days na lang ay election day na sa Pilipinas. Ito ang araw ng boses ng mga mamamayan para magluklok na naman ng mga bagong mamumuno sa ating bansa. Mahalaga para sa bawat isa sa atin ang bumoto dahil sabi nga nila, kapag ka hindi ka daw bumoto ay wala ka rin karapatan na magreklamo sa anumang kahihinatnan ng ating bansa sa susunod na 6 na taon. Kaya let's all go out and vote at ipakita natin ang ating mga tinig sa mga balota. And of course, bago ko simulan ng lahat, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. Isama nyo na rin i-click yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Sa mga ilang videos na ginawa ko dati, tungkol sa ilang mga personalidad katulad nila Francis Leo Marcos, nila Raffy Tulfo, at iba pa, meron akong mga nababasang comments kung bakit daw si Senator Laila De Lima na nakakulong sa ngayon ay pinayagang tumakbo sa pagkasenador. Balikan na muna natin kung bakit nakakulong si Senator Laila De Lima. Senator pa rin ang gamit na title kay Laila De Lima dahil sa ngayon ay isa pa rin siyang senador at matatapos ang termino niya sa June 30. At ito ang dahilan kung bakit kumakandidato uli siya sa darating na halalan 2022. Ngayon, ang sistema kasi ng ating Senado ay nagsimula noong 1992 na kung saan ang first 12 na highest votes na mga nanalo bilang senador noong 1992, sila ay uupo bilang senador for 6 years. Ngayon, yung numbers 13 hanggang 24 na mga winners ay uupo lamang ng 3 taon. So ang nangyari kung noong 1992 ay nagkaroon ng eleksyon para sa ating mga senador, yung mga nanalong from number 13 hanggang 24, nagtapos yung termino nila noong 1995. Pero yung first 12 na nanalo, ang termino nila ay magtatapos hanggang 1998. So ang susunod na nangyari noon, from 1995, nagkaroon ulit ng eleksyon para sa mga 12 senators. At itong mananalo dito sa 1995 na eleksyon for senators ay magsaserve for another 6 years na. So meaning, yung nanalo noong 1995 na eleksyon para sa mga senador, yung 12 senators, magsaserve sila for 6 years hanggang 2001. Tapos yung top 12 na nanalo noong 1992 na magsaserve hanggang 1998, sila naman yung aalis sa pwesto nila at magkakaroon na naman ng bagong halalan para sa bagong 12 senators. So kung napapansin ninyo, nagkakaroon tayo ng dalawang eleksyon para sa mga senador natin. Yung isang eleksyon ay kung saan kasama yung eleksyon para sa pagkapangulo, sa pagkabisepangulo at mga local government officials. Kasama na rin yung 12 senators. And then after 3 years, nagkakaroon ulit tayo ng eleksyon, this time para sa mga local government officials natin. Kasi alam natin na yung mga mayors, mga congressmen natin, ang term nila ay only 3 years. So every 3 years, nagkakaroon ng eleksyon. So dun sa second election, ang hinahalal na lang natin doon ay mga local government officials natin kasama ang another 12 senators. So ito yung maiksing explanation kung bakit nagkakaroon tayo ng dalawang eleksyon para sa mga senador natin. Ngayon, balik tayo dun sa kwento ni Senator Laila De Lima. Si Senator De Lima ay nakulong dahil sa alegasyon na may kinalaman daw siya sa paglipana ng illegal na droga sa loob ng New Bilibid Prison noong 2017. So it was 2017 nung hinuli at ikinulong si Senator Laila De Lima. At galing din mismo kay Pangulong Duterte na kung saan sinabi niya na pinayagan ni Senator Laila De Lima ang paglipana o ang pagdami ng illegal na droga sa loob ng kulungan sa New Bilibid Prison. Habang si Senator Laila De Lima noong mga panahong yon ay Justice Secretary natin. At siya rin ang in-charge sa Bureau of Corrections at New Bilibid Prison. Pero ayon nga sa kampo ni Senator Laila De Lima, ito ay tinatawag nilang political vendetta o paghihiganti. Dahil si De Lima daw ang nanguna
sa investigation laban kay Pangulong Duterte noon na mayor pa lang ng Davao City. At ipinapatupad noong panahon na yun ni Pangulong Duterte sa Davao City yung kanyang war on drugs, na kung saan ayon kay De Lima ay nagkaroon ng napakaraming human rights violations dahil dito nga sa ginagawang drug war ni Mayor Duterte noon sa Davao City. Tatlong iba't ibang kasong isinampa laban kay Senator Laila De Lima. Pero dito sa tatlong kasong ito, yung dalawang naunang kaso niya ay na-dismiss na. So iisa na lang yung natira. Na-dismiss yung dalawang naunang kaso dahil daw sa kakulangan ng mga ebidensya. So sa ngayon, iisang kaso na lang ang kinakaharap ni Senator Laila De Lima. At syempre pa, tungkol pa rin ito sa illegal na droga na nakasampa ngayon sa Muntinlupa Regional Trial Court, Branch 256. Kanina, nagkaroon ulit ng hearing tungkol dito sa kasong kinakaharap niya. At dahil nga dito, ay pansamantalang pinalaya si Senator Laila De Lima para siya ay maka-attend nitong hearing sa Muntinlupa Regional Trial Court. Kaso nga lang, ang nangyari, na-reset yung hearing. Pakinggan natin yung interview sa kanyang abogado na si Attorney Rolly Peoro tungkol dito sa hearing na ni-reset. All defense counsel were present and ready to take into this hearing. Unfortunately, we filed a motion last year asking that all witnesses be presented in court. The reason for that, mahalaga kasi this is a non-bailable offense and we would like the court and us to not to be minor and to avoid any miscarriage of justice. So it's very critical that the witness be presented in court. And it's our right, all accused. That is their right, no? To confront the witness face to face. So, the prosecution, no, was constrained to reset the hearing on May 30. Basically, that's it. That's it ang nangyari ngayong araw na ito. Sir, meron pong nilagay na dahilan dun sa letter kung bakit hindi nila mayarap ngayon in yes, no? The reason is security, no? They're alleging that the transport entails security issues. So, they requested that the witness be presented by video conference. I kindly note that prior naman, all witnesses were presented on-site. No? So this is the first time that they are raising security concern. But we insisted that this is an unbailable offense, no, to avoid miscarriage of justice and for us to watch the demeanor. No? Mabibigat yung allegation kasi ng testigo eh. So we want to see him on face-to-face check kung totoo ba yung kanyang mga statements. So that's it. That's it yung nangyari for today's hearing. Okay. Thank you. Thank you, Attorney. Kailan po yung reset natin? The next hearing would be on May 30. May 30. Haharap po ni si Senadora? Yes po. No? Senator Laila De Lima wants to attend all hearings in court. Attorney, kamusta po si Sen Laila? Si Sen Laila, tulad ng dati, palaban pa rin, no? She's prepared and hopeful naman sa kaso na ito. Tulad na nabanggit naman namin, lahat ito trump up charges lang. So we want to see the witness face to face dahil alam namin pag nakaharap namin sila, we can pinpoint all their mistakes and all the wrong statements in their testimonies. Anong commitment ka na ito, patapos na yung atin, pero yung pa rin, halos ang bagay, may face talaga yung kaso ng kaso. Well, yung delay sa kaso, it's a confluence of all factors aggravated by the pandemic and our very slow legal system. But in the first place, ang tulad naming statement, unang-una, dapat hindi ito na-file. Diba? Yun po yung aming sentiment pa rin. These are all trump-up charges. Injustice to kay Senator Laila De Lima. Bawat araw na dagdag sa pagkakakulong ni Senator Laila De Lima, yun ay isang araw ng injustice para sa amin. Sa motion natin na di ba po yung si Joel Capone ay pinakakasuhan about drug case, di ba po sumunod? Senator Laila De Lima filed a case for violation of RA 9165. Pati kami mga lawyers nag-file kami ng kaso na yun. It was dismissed by the prosecution office and even by the DOJ, no? So we inakyat namin yun, iakyat namin yun. Oh. Naiakyat namin? Oo. Oh. Thank you. Rolly Francis Peoro. Yung Peoro ko, it's Papa Eco Oscar Romeo Oscar. Parang Banco de Oro. Thank you. So dun sa narinig natin kay Attorney Peoro,
ayon nga sa kanya, yung witness ng prosecution ay hindi sumipot sa hearing nila kanina. At ang dahilan daw na ibinigay ay high-risk security concerns. Kumbaga, siyempre, dahil isa siyang high-profile witness, nalalagay sa delikado yung buhay nitong witness daw na ito. So siguro nga merong mga tips silang natatanggap na delikado para sa witness na ito ang bumiyahe mula sa New Bilibid Prison papunta sa Muntinlupa Regional Trial Court. Alam din natin na yung mga ibang mga witnesses pa dito sa kaso ni Senator Laila De Lima, yung iba ay mga namatay na. Merong mga namatay dahil pinatay at meron naman iba, yung isa namatay yata dahil sa COVID. At syempre pa dahil ito ay isang high profile case. Talagang pinag-iingatan nila itong mga witnesses na mga ito, itong high profile witness na ito, dito sa kaso laban kay Senator Laila De Lima. Si Joel Capones ang sinasabing witness na ito na hindi sumipot sa hearing kanina. Ayon kasi sa abogado ni Senator Laila De Lima, importante na makaharap ng kanilang kliyente itong witness na sinasabi. Ibig sabihin, face to face dapat sila sa korte. Kasi sa ngayon yata, ang ginawa lang nung witness ay nag-submit siya ng kanyang sworn affidavit. Which is, sa tingin ko naman, dahil mabigat nga itong kasong ito at mabigat yung mga paratang niya laban kay Senator Laila De Lima, karapatan din ng akusado na makaharap ng face to face ang kanyang accuser. At syempre, paalam din natin na yung mga abogado, gusto rin nilang ma-assess ng mabuti yung nag-aakusa sa kanilang kliyente. Kumbaga, i-assess talaga nila kung gaano katotoo yung mga akusasyon laban sa kanilang kliyente at para din maiwasan ang maling pagpataw ng hustisya. At alam din natin itong mga abogado, maliban sa pinag-aaralan nila yung bawat salita ng mga testigo, pinag-aaralan din nila ang mga kilos nito. Kasama na dito kung paano nila binibigkas yung mga salita nila sa korte o yung mga bintang nila sa korte at kung ano yung mga ikinikilos ng kanilang mga mata, ng kanilang buong katawan habang nagsasalita sila. Dahil kailangan gawin ito ng abogado, kasama kasi ito, para makilatis nila ng mabuti kung nagsasabi nga ba ng totoo yung testigo. At ito yung demeanor na sinasabi ni Attorney Peoro sa video na napanood natin. So dahil hindi nga nakasipot yung witness dito sa kasong ito, na-reset yung hearing sa May 30. At dahil nga may hearing pa, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, simple lang, wala pang hatol. Kumbaga, hindi pa nahahatulan ng korte si Senator Laila De Lima. At bilang parte ng ating due process, a person is presumed innocent until proven guilty. Ibig sabihin, ang isang akusado ay mananatiling inosente sa krimeng inaakusa sa kanya hanggat hindi pa siya nahatulan ng korte o hindi pa nagbaba ng hatol na guilty ang korte. Ito ang dahilan kung bakit kahit nakakulong si Senator Laila De Lima ay pinayagan siyang tumakbo sa pagkasenador. Ngayon, ang dahilan naman kung bakit siya nakakulong magmula pa noong 2017 ay dahil yung kaso niya ay isang non-bailable offense o hindi pwedeng piyansahan. Kung kaya hanggat dinidinig yung kaso niya, mananatili siyang nakakulong. Ang bawal lang tumakbo ay yung mga taong nahatulan na ng guilty with finality. At kasama sa penalty nila, yung pagbabawal dito sa mga taong nahatulan na ang umupo o magtrabaho sa anumang public office. Sila yung mga taong hindi na talaga pwedeng sumali sa anumang eleksyon for public office at hindi na rin sila pwedeng magtrabaho sa anumang opisina na sangay ng ating gobyerno. Ngayon, halimbawa, nanalo si Senator Laila De Lima at pagkatapos, bago matapos yung termino niya, ay nahatulan siyang guilty ng korte. That's the time na pwede na siyang i-impeach. Yun nga lang, alam din natin na kapag ka naglabas na ng hatol ang mababang korte, pwede pa rin itong iapila sa mataas na korte, sa ating Korte Suprema. At sa tagal ng takbo, na alam naman natin kung gaano katagal ang takbo ng isang kaso, lalo na kung high profile case sa ating bansa, siguro malamang matatapos na lang ang termino ng isang government official o ng isang senador ay hindi pa rin tapos yung hearing sa kanyang kaso. Kumbaga, bago mabigyan ng hatol na guilty with finality ang isang kinasuhang senador o isang kinasuhang mayor sa bagal ng hustisya sa ating bansa, malamang siguro wala na siya sa pwesto, hindi pa rin tapos ang kanyang kaso.
Dito naman sa kaso ni Senator Laila De Lima, sinasabi rin kanina dun sa video na napanood natin, sinabi ni Attorney Peoro na kaya rin tumagal yung kaso ni Senator Laila De Lima ay dahil na nagkaroon din tayo ng pandemya na kung saan sarado bukas yung ating mga korte. So itong video kong ito ay pagpapaliwanag lang in my own understanding kung bakit pinayagan pang tumakbo si Senator Laila De Lima ngayong halalan 2022. At hindi po ako abogado, so pasensya na po dito sa aking mga paliwanag. Kumbaga, pananaw ko ito bilang isang ordinary citizen. And I hope kahit papano ay nakatulong ito dun sa mga tao nagtatanong sa akin kung bakit na kahit nakakulong si Senator Laila De Lima ay pwede pa rin siyang tumakbo sa pagka-senador. And that's all for now, mga kaibigan. Stay happy always. Ingat po tayong lahat. And God bless.